Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po, hapon, tanghali, or gabi kung saan man kayo makapanood nitong aking video. Ngayon po ipapakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng beef tapa. Tapa na baka, yun. Ito, cube siya eh. Hugas na ito, cube siya. Isang kilo't kalahati lang ito. Tapos ito yung kalahating soy sauce. Tapos ito, 2 teaspoon na black pepper, 1 teaspoon na onion powder, 1 teaspoon na garlic powder, at saka 2 teaspoon na asin. Kasi okay na rin kung hindi nyo lagyan ng asin. Ako kasi kailangan ko ng asin kasi may problema ako sa thyroid ko. Kailangan ko ng iodized salt, kaya nilalagyan ko pa ng asin. Nakalimutan ko pa pala. At saka 3 tablespoon na asukal. Asukal na puti ang ginamit ko. Saka lagyan ko rin itong seasoning na to. 1 teaspoon lang. Pampasarap lang, yung magic sarap sa atin, ganun. 1 teaspoon lang nun nilagay ko. Hindi ko siya naumpisahan kanina, pinaghalo ko na ang lahat, saka ko lang naisip na mag-video. Kasi inisip ko, ipakita ko pag nagluto na mas maganda yung ipakita ko rin sa inyo kung paano ko hinalo yung mga ingredients. Ayan, hinalo ko na dito lahat. Imamarinate ko lang ito overnight. Tapos ito pa pala, ito lemon. Gumamit akong dalawang buong lemon. Ayan, lemon. Siguro pag sa atin, yung calamansi siguro 10 calamansi sa atin, pwede na siguro yun. Or anuhin nyo lang kung gaano nakaasim, ganun. Tapos, ilagay ko lang yan dito sa Ziploc bag. Nasa sa inyo na yan kung anong paglagyan nyo ng pag-anuhan nyo, yung pag-marinate nyo ng ng baka. Itong akin cubes na ito pero mas maganda din kung yung hindi pa naka-cubes, yung kayo na mismo maghiwa, yung manipis na hiwa. Ito kasi ganito na siya, nabili ng asawa ko. Okay na tong akin. Yan, mamarinate ko lang yan dito overnight. Anuhin nyo lang. Pag anong tawag yan, i-mix nyo lang ng maigi para lahat may season. Para lahat masarap pag naluto nyo na. Ipapakita ko rin sa inyo bukas pag niluto ko na ito. Lagay ko rin sa links ko yung recipe nito. Ganito lang ako mag-beef tapa. Marinate nyo lang ng overnight para mas masarap. Mas masarap kasi pag nakamarinate ng overnight. Hello, ito na yung minarinate nating yung baka na minarinate nating kahapon. Ngayon, iluluto ko na. Ang gawin lang, ilagay lang dito sa kawali. Tapos, lagyan nyo lang ng isang cup na na tubig o dalawang cup para lang ganito ako magtapa. Lagyan ko lang ng tubig, tapos alalambutin. Tapos, lagyan ko din ng mga kalahating cup ng oil. Kasi, pag lumambot na yan siya at yung tubig humupa na, yung nag-dry na siya, yung oil na yun yung magpiprito sa tapa natin. Kaya, hayaan lang natin itong maluto. Ganyan lang ang tapa. Yan o. Hayaan lang yan dyan siya maluto. Hanggang sa yun nga, yung tubig niya mawawala. Tapos mapiprito yun siya kasi nilagyan na natin ng oil. Yan, hayaan lang natin yung kumulo ng kumulo hanggang hanggang muhubas or mawala na yung tubig niya at mapapried siya ng mantika na nilagay natin kanina. Check lang natin yung tapa natin. Ito yung aking cube stop. Ayan. Ayan, malapit na. Kunti na lang yung sabaw. Malapit na siya. Ipiprito na yan mamaya ng sarili niyang mantika. Antayin na lang natin. Tanawa, hapit na. Hapit naming hubas ang ijang sabaw. Or yung malapit ng... Hindi ko alam sa Tagalog. Malapit na maubos yung sabaw niya para maprito ng mantika na nilagay natin. Hindi na lang matatapos na. Dito naman ako sa kabila magluto ng itlog. Kasi masarap yung tapa, di ba? Parang sa almusa lang.
Ito yung ano namin, almusal na hapunan. Almusal sa hapunan, yun parang. Wala lang, type ko lang kumain ng beef tapa, matagal na akong hindi nakakain nun eh. Kaya, yan, magluluto ako. Malapit na siya, oh. Tingnan nyo. Yan, oh. Yan, nag-start na siyang magprito-prito. Hayaan ko lang dyan mahubas or mawala yung sabaw niya. Luto muna akong itlog dito sa kabila. Ayan nyo, tingnan nyo, oh. Napiprito na siya nung mantika na nilagay natin kanina nung umpisa. Yan, ganyan lang magluto ng beef tapa. Ayan, luto na yung tapa natin, yung beef tapa, ayan na. Oil na lang yan yung sabaw niya kanina, nawala na. Yan, tapos na ako mag beef tapa. Hintayin ko lang itong itlog para mapakita. Ito na ang aking beef tapa, tapos na ako magluto. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay at pagpanood sa aking channel. Maraming salamat po. God bless you. Bye-bye.